Good day mga pop. So ito na naman tayo, no? Ito, meron akong i-share sa inyo. May ginawa ako dito sa easy ride ko. Ang naging resulta niya, lumakas sa gas eh. So, makikita nyo from full tank, 138.1 kilometers na tinakbo ko. May dalawang natira, no? Nasa 150 o 160 dati bago siya magbawas eh. Lumakas siya sa gas. Pero lumakas din yung hataw niya. So papakita ko sa inyo mamaya, no. Dati naglalaro lang yung RPM ko sa 6000 RPM hanggang 7000 RPM. Hindi yan lumalampas. O minsan nga kinakapos pa sa 7000 RPM eh. Dati, no. Pero meron akong ginawa sa panggilid ko. Umabot siya ng 9000 RPM, no. Umabot siya ng 9000 RPM kagabi nung papunta ako dito sa Pasig. Galing ako Nueva Ecija. So yun yung ginawa ko sa panggilid ko. Sa tingin ko naman safe siya eh. Kasi nakarating naman ako dito sa Pasig. Wala naman nangyari sa panggilid ko. Napapakita ko sa inyo mamaya kung saan naabot yung RPM ko, no? At saka kung ilan yung tatakbuhin. Okay. So mamaya babalikan ko kayo, no? So bumibira siya, di ba? So yun, balikan ko kayo mamaya kapag meron ng magandang spot. Okay, punta na ako. Ang lakas ng RPM niya, grabe. Parang galit na galit. Galit na galit siya, talagang low gear siya ngayon. Alright. Kita niyo pa kung paano siya sumibat. So yan mga pups, no. Kung mapapansin nyo, ang lakas ng RPM niya. Talagang sagad yung low gear. Ang sarap niyang i-overtake. Yun nga lang, ang lakas niya talaga sa gas. Dati umaabot pa dati ng 52 kilometers bago magbawas ng isang bar. Kagabi nung natry ko siya, nasa 44 pa lang, nagbawas na siya ng isang bar. Pero yun nga, talagang solid yung arangkada niya. Maganda siyang ipang overtake. Tapos maabot siya ng 9000 RPM. Yun nga lang, pagdating ng top speed niya, mabilis. Pero matukod siya sa 100, 102, ganyan. So hindi siya dumudulo. Lang ang napansin ko sa kanya kagabi. Dito man ako. Mamaya hanap ako ng perfect spot. So ayan, try natin dito, no. Kaso madaming masyadong sasakyan. Pero try lang natin umovertake, no. So, matutuwa kayo dito mga pups. Kasi ako natuwa eh. Pero at the same time, yun nga, sacrifice yung gasolina eh. Kaya mamili tayo. So yun nga, no. So try natin dito. Papansin nyo, tumataas yung ano ko. Hanggang 7,000. Tataas pa yan kapag nakababad. Mabot ng 8,000 hanggang 9,000. Kaya try natin. Ayun, ang ganda ng acceleration niya. Kaya mga paps, lumalampas siya ng 7,000. 8,000 RPM na siya ngayon. Tapos sa taas pa siya hanggang 9,000. Ayan o. Yun nga lang, balit na yung makina niya. Tapos umabot siya ng 100 km per hour. Pero ano, masyadong babad. Saka kawawa yung makina eh. Pero mamaya ibubuksan ko to. Ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko na DIY. Wala naman akong ibang ginastos. Kumbaga may binago lang ako na arrangement ng ano, pulley.
May ginawa lang akong, hindi ko alam kung okay ba yan, pero para sa akin kasi okay siya eh. Maganda yung ginalabasan. I-share ko na lang din sa inyo, lalo yung sa mga naghahanap ng arangkada na maganda. Pwedeng pwede sa inyo to, yung mga uphill na lugar. Pwede nyo gawin sa motor nyo to eh. So, yun nga, bit-bit lang natin, itlog natin. Mamaya tingnan natin. Plano ko rin kasi magpalit ng ano, belt. Ibabalik ko yung belt ko na 842 na power link. Kasi baka yun lang ang kailangan para kahit paano eh medyo medyo tumipid sa gas. Medyo gumanda yung ano niya kasi masyadong malakas yung ano niya talaga, arangkada. Pag-uwi ko, papalitan ko siya ng belt. Try ko kung mas maganda yung 842 sa ganitong setup ng pulley. Yun nga, no? Ipakita ko na sa inyo. Dahil muna tayo. 2 days later. So, yun nga. Nandito na ako sa bahay. Ito. Itatanggalin ko man ito. Ipapakita ko yung nasa loob. Kung paano ko ginawa. Yan. Nabaklasin ko lang mga paps, no? Yan lang, madali lang naman yan. Amit lang tayo ng pambaklas. Yan mga paps, no? Nabaklas ko na. Ito siya ngayon. Yan. So, makikita nyo. Napapansin nyo. Yan. Dulong-dulo siya, no? Babang-baba. Yan, no? Tapos ito, nakataas na yung sa torque drive. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman nito, at magpapalit din ako ng belt. Ibabalik ko yung 842 na power link kasi dito wala akong dulo eh. Isang daan lang siya eh. Kaya papalitan ko kasi kawawa yung makina ko, masyadong ma-RPM. Pero okay siya sa ano, sa overtake, talagang maganda. Pero try kong palitan. Tapos tignan natin kung mas may itataas pa siya dito. Okay, so baklasin ko lang ito, no? So ito na nga mga paps, napakita ko na sa inyo. So ayun, no? Sagad siya, no? Ubang baba. Yung gagawin ko, papalitan ko ng belt. Pero ipakita ko muna sa inyo yung loob nito. Ito. So, ito yung nasa loob niya, no? Yan. Ito. Nilagay ko dito. Sa loob. Nilagay ko yan para mas lumayo yung dito, no? Mas lumayo siya para mas nakababa yung belt. Yan. Ito nakuha ko lang to dito. Andyan lang yan. Yan, kaya ano, kumbaga kinuha ko lang siya. Pinasok ko sa loob ng drive base. Ayan. Para magkaroon ng arangkada. So, ayun lang mga paps. Ibabalik ko na to, no? Okay. So, palit lang akong belt. So, ayun lang mga paps. Nailagay ko na yung 842 na belt. Sana hindi siya masyadong mapagpag. Start ko. So, testing natin, no? Ayan. Taas na siya. Makikita nyo mga paps.
naman, no. So, tingin ko okay ito. So, sarado ko muna tapos tetestingin ko. Okay. Alright. A few moments later. Testing lang natin kung okay yung arangkada niya. Dito lang muna sa garahe. Kung maganda yung abante niya. So, ayan. Buksan ko na, no? Okay. Ayan, para kitang-kita. Mukhang maganda yung arangkada niya. Oo, oh, sumisibat. Nakikita niyo ba yan? Tumataas yung RPM. So, tetestingin ko to sa ano, sa highway para malaman kung anong performance nito. So, ganda na lang mga paps. Bigyan ko kayo ng review, ng feedback. So, ride safe tayo. Alright, peace yo.